Hello mga kabasketball! Marami tayong kilala na magagaling na backcourt tandem sa larangan ng basketball. Sa NBA ay nandyan sila Lillard at McCollum ng Trailblazers, Harden at Westbrook ng Rockets, at syempre ay ang Splash Brothers ng Warriors. Syempre ay hindi magpapahuli ang mga Pinoy pagdating sa ganyang usapan. Nasaksihan natin ang tandem noon ng The Fast and the Furious ng Hinebra, Chris Ross at Kabagnot ng San Miguel, at marami pang iba. Maging si James Shapp, na isa sa pinakapopular naman lalaro sa ating bansa, ay meron ding katambalan noon. Mula noong Junior PBL hanggang sa UAAP days niya ay nakasama na niya ang manlalarong ito. At nang makatungtong na sila sa PBA ay magkasama pa rin sila sa backcourt para sa Pure Foods franchise. Wala na ngang iba kundi si Paul ARTADI, ang Kid Lightning ng PBA. Ating balikan ang mga pangyayari sa karera ni Paul ARTADI at alamin natin ang kanyang buhay pagkatapos ng kanyang karera sa PBA. Ngunit bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay pakihit naman ang subscribe button maging ang notification bell upang maging updated ka sa mga susunod na topic na ating pag-uusapan. Madalas na mga nakakapasok sa PBA or NBA ay yung mga matatangkad na player. Bihira na nga siguro yung di ganong katangkaran o yung mga normal lang ang height. Malaking bentaha kasi kung may height ka dahil mahahasa mo pa ang iyong skills sa paglipas ng mga panahon. Subalit, iba ang sitwasyon para kay Paul ARTADI. Sa taas na 5'9 lamang ay di aakalain ng iba na ito ang magiging bentaha niya sa paglalaro ng basketball. Kaya tinawag na The Kid Lightning si Paul ay dahil sa bilis tumakbo ng player na ito, lalo na kapag hawak na niya ang bola. At kung fast break naman ang pag-uusapan, ay talagang maiiwan ka nito sa takbuhan. Nakapag hawak na niya ang bola, ay dun mo marirealize na napakabilis talaga ni Paul ARTADI. Bagaman di siya ganun katangkad, para sa ibang basketball player ay makikita mo talaga ang husay nito. Go with the third. ARTADI finds a space inside and gets the best of Coronel. ARTADI getting that first step. Well, ARTADI and Coronel are really going at it here. ARTADI is a much improved player this year. Ayon mismo kay Paul ARTADI na noong 3 years old pa lamang siya ay hilig na talaga nitong humawak ng bola. Nagsimula siya sa totoong laro ng basketball noong grade 4 pa lamang siya. Dahil sa pagmamahal niya sa basketball, noong kabataan pa lamang niya ay umaattend pa ito ng basketball clinics upang ma-improve ang kanyang laro. Kahit sa murang edad ni Paul ay bumabiyahe na ito ng mag-isa upang pumunta sa basketball clinic. Ganun nga niya kamahal ang larong basketball kahit noong bata pa lamang siya. Nagsimulang makilala ang pangalan ni Paul ARTADI noong 1999. Fresh graduate siya ng high school noon nang mag-tryout siya sa Junior PBL. Naging kakampi niya noon ang bagitong si James Shapp, kung saan ay nanalo sila ng championship. Dito ay nabibuild na ang kumpiyansa nilang dalawa. Mula noon ay nagsimula na ang backcourt tandem ni James Shapp at Paul ARTADI. Napabilang din sila sa Juniors Philippine team noon. Tinalo nila ang malakas na koponan ng Korea. Inirang na MVP si Paul ARTADI at napasama naman sa Mythical 5 si James Shapp. Sa kanyang pagpasok naman sa Collegiate League ay naglaro siya para sa UE. At dito ay nakasama niyang muli si Big Game James. Ang James Shapp at Paul ARTADI connection ay may malaking bahagi sa pagbabalik muli ng UE sa Final 4. Di man sila nakakuha ng titulo ay kinukonsidera sila na the best backcourt tandem noon sa Collegiate League. Kaya naman ay naging maganda ang kanilang pundasyon
bago sila pumasok sa PBA. Si Paul ARTADI ay nakuha ng Fuel Foods bilang 11th overall pick noong 2004 PBA draft. Dito ay nakatambay niya muli ang kanyang longtime partner na si James Shapp. Dito ay nabansagan si Paul ARTADI ng The Kid Lightning at si James Shapp naman bilang Boy Thunder. Malakulog at kidlat nga ang kombinasyong ito. Precise the beauty. ARTADI. Oh! Paul ARTADI right there. Putting pressure on the defense of PBA. And how do I feel after this layup? He's gonna let you know right here. Taong 2006 ay malaki ang naiambag ni ARTADI upang makuha ng Fuel Foods ang Philippine Cup title. Subalit, sa kasagsaga ng 2007 off-season ay nag-demand si Paul ARTADI ng trade. Isang dahilan siguro ay ang limitadong oras ng paglalaro na ibinibigay sa kanya ng coaching staff. Gayunpaman ay pinagbigyan naman siya ng SMC Management at na-trade nga siya sa Barangay Ginebra Kings via 3-team trade. Naging maganda rin naman ang kanyang paglaro sa Ginebra. Tumaas ang kanyang scoring average at natulungan din niya ang Ginebra sa pagkuha ng 2008 Fiesta Conference title. Taong 2009 naman ay muli siyang na-trade pabalik sa Fuel Foods. Sa kanyang pagbabalik sa Fuel Foods ay nakapag-ambag muli siya sa team upang maipanalo ang Philippine Cup taong 2010. Ngunit ito rin yung taon nang lisanin ni Coach Ryan Gregorio ang Fuel Foods. Kasunod nito ay trinade ulit si Kid Lightning para naman sa San Miguel Beermen. Bagaman nabigo sila sa pagkuha ng kampyonato noon, ay naging maganda rin naman ang performance ni Paul ARTADI sa San Miguel Beermen. Maganda man ang pinapakita ni ARTADI noon ay napasama din siya sa blockbuster trade. Kasama niya dito sila Hontiveros, Peña at Danny Siegel papunta sa Air 21 Express. Nakapalit nila rito sila Baklaw, Al Husseini at Rey Guevara. Sila ang top 3 picks ng 2010 PBA draft. Naging questionable nga ang trade na ito para sa San Miguel noong mga panahon na yon. Dahil halos binigay na nila lahat ng magagaling na player nila para sa mga bagitong ito. Mapapansin natin na halos taon-taon ay naitetrade ang The Kid Lightning ng PBA dahil matapos ang kampanya sa Air 21 ay na-trade naman siya para sa Meralco Bolts at ang huling team niya ay ang Blackwater. Dahil na rin siguro ay ang maraming fill-am na mga gwardiya na dumarating sa PBA, gayon din ang mga bagitong point guard mula sa Collegiate League. Bukod sa pagiging basketball player ay sumabak din si ARTADI sa online selling ng mga sapatos. At noong 2015 ay formal nang inanunsyo ni ARTADI ang kanyang pagre-retiro sa larong basketball. Aniya ay upang makapagbigay din siya ng daan sa mga nangangarap makapaglaro sa PBA. Sa kasalukuyan ay naglilingkod naman siya sa mga tao bilang konsehal ng San Juan. Nitong nakaraan ay naging assistant din siya ng basketball team ng UE Red Warriors. At dito po nagtatapos ang kwento ng buhay ng The Kid Lightning ng PBA. Bagaman di siya pinagkalooban ng mas mataas na height, ay di naging hadlang ito para sa kanyang pangarap. Bunga ng dedikasyon at pagmamahal sa larong basketball ay nagawa niyang umukit ng kanyang pangalan sa larong ito. Thank you for watching, guys! Please subscribe my channel, then like and share this video. At abangan po ninyo ang susunod na topic na ating pag-uusapan. Thank you, mga kabasketball!